Good day mga kalike! Andito tayo sa bridge para ating resolbahin ang problema sa fire detection system natin. Nagfo-fault! Nagreklamo yung guardia official dahil hindi ma-reset yung fault. So, puntahan natin, ayusin natin! Tara! Ayan, nag-fault yung fire alarm natin mga kalike. Ang fire detection natin ay maker niya ay Consilium. So, sa ngayon, meron siyang alarma na fault. Yung disablement, mawawala yan kasi hindi na siya naka-disabled. Fault lang ang alarma niya. May dalawang fault naka-indicate. So, tingnan natin. Okay. So, nasa number 1, fault list, dalawa. Sa number 2, warning list, wala. Sa reset all faults, pang number 3, subukan natin i-reset all faults. Sabi niya, okay to confirm. Order done. So, okay na. Ngayon, nandyan pa rin yung fault. So, ibig sabihin, mawawala si fault kung ang alarma ay na-acknowledge mo. So, hindi na-acknowledge ang alarma, kaya hindi rin nawala yung fault. So, balikan natin yung fault list. Titingnan nga natin yung sa number 1 kung ano yung fault. Okay, ayun. Sa number 1, fault central 1, RMB RM8 34 invalid application fault 232 main cabinet. Yun ang alarma niya. Tapos central number 1 input output M700 35 invalid application port 232 main cabinet pa rin. So ibig sabihin ang alarma, ang kanyang trigger na nag-alarma nasa sa number 1 yung central 1 RM8. Tapos yung pangalawa is yung input-output. Parang module to mga kalike. So tingnan natin. Open natin yung cabinet. Oh yan. Oh ayan. Nag-blink. Yung input-output. Tapos yung isang module. Nag-alarma. So dalawa. Tama yung sinabi niya rito. Dalawa ang fault. Kaya pala dalawa ang fault. Kasi dalawa ang nag-alarma na module. So, kailangan natin siyang i-reset. Eh, paano? Paano natin i-reset, sir? So, ang nakita kong paraan para ma-reset siya, kasi wala man siyang reset button dito. Pero dito, sa kanyang panel, meron siyang reset button. Pero ginawa na natin, oh, ayaw ma-reset. So, yan. Ayan, number 1, i-reset natin. Ayaw talaga. Number 2, sa number 2, ibaba natin. Number 2, reset. Ayaw pa rin. So, ayaw mo ha. So, dito tayo mag-reset mga kalike. Tanggalan natin siya ng main power supply. Dalawa ang supply nito. Kibali, pangatlo yung baterya mga kalike. Yung mains, yan, may nakasulat o, maliwanag. Yung mains at saka emergency. Alright, so tingnan natin. Okay. Central 1, charger 04, battery, cable, fuse, fault. Use fault ka, ha? Yeah. Ngayon, tanggalin kita. Yun! Nawala na. Yes, mga 5 minutes.
Ayan, tinanggal natin yung supply, mga kaliki. Nagdilim na. Nagdilim na yung kanyang panel. So mga antay natin mga ilang sandali. Tapos balik natin. Ayun! Inuuna natin mga kaliki at naibalik na natin yung power. Oh, so far, so good. Green na lahat. Green, green. So, wala na siyang indicator na nag indicate na fault. At saka dito, wala na siyang fault. Yung disabled means, mawawala yan mamaya. So, ibig sabihin, wala na siya dito, normal na, wala na siyang mga ilaw dito, fire, wala. Tsaka, sa kanyang display, makikita mo na nag-normal na lahat. Alright, mission accomplished, mga kalike. Alright, mga kalike, natapos din natin na troubleshoot ang problema sa fault. Madali lang, ni-reset lang natin yung kanyang power. Dahil wala siyang reset button doon sa loob, doon lang sa kanyang, yung panel niya, doon sa kanyang malapit sa kanyang display. So, hindi pa rin marireset doon. So, doon tayo nagreset sa kanyang power. Binunot natin yung kanyang power, battery, at saka yung main power niya. Tatlo ang power ng fire alarm, mga kaliki. Alam naman natin yan. Mayroon siyang main power, mayroon siyang emergency power, at mayroon siyang power na nagmumula sa baterya. Tinanggal lahat yung tatlo. Para wala talaga siya. Shutdown. Totally shutdown. At tapos, mga ilang sandali, binuhay natin siya ulit. Bumalik siya. Parang computer kasi nakahang by module-module. So, ayun mga kalike. Sana very helpful tong video na na-share ko sa inyo. Ngayon kung baguhan ba lang kayo sa aking channel o napadaan, pakihit na lang yung subscribe button at notification bell. Mag-comment na rin mga kalike at mag-share na rin. Thank you very much mga kalike sa panonood. Hanggang sa muli.